Hello, everyone. For this interview, I invited this jockey and music spinner, my own this jockey and music spinner, Seth Magali. Hi, Seth. Hello po, Dre. Ayun, kumusta? May show tayo dito sa Cavite. Nandito tayo ngayon, di ba? So, tinake advantage ko na po na interviewin din siya para malaman din ng mga tao kung ano ba talaga yung mga ginagawa namin sa industriya at kung sino-sino yung mga personalities namin po. Gusto ko lang naman maintindihan niyo kami. Diba kung ano yung mga ginagawa namin. Hindi kami nagpapabanjing, banjing lang. Trabaho po ito. Actually, we just came from a rehearsal, diba, Seth? Yes po. Medyo gabi na. This time, hindi ko lang sabihin oras kasi iba namang araw ito ipapalabas. But it's already like late at night at talagang nagtrabaho kami kanina after itong interview. May trabaho pa rin ba gawin? Hindi pa siya tapos. Anyway, Seth, pahit ko na ito naman sa audience natin kung sino si Seth Magali, unang-una. Tapos, ano ang ginagawa mo ba bilang DJ at music spinner? Ako po si Joseph Al Magali, Dugong San Pedro Laguna. Personality ko po yung siyake, dito din. Ang ginagawa po ng DJ or the music spinner is, pag DJ po is, kung sa party po, then sa yung mag-mix sa music, party music. Then, pag music spinner naman po as event. So, ikaw po yung po provide ng music according to sa director kung ano po music gusto nila. Then, i-edit po doon kung gano'n po din kahaban kung anong kung gusto ng director. So, ikaw provide mo din po siya. So, yun po. Basically, ikaw po lahat gagawa ng music. Kung gusto ng director na intro, yun po. Tapos at di ba minsan walang tulugan? Ayun po, lalo na ako nagbubugan ng edit sa ang show dito po. Oo, ano, alam natin. Minsan nagaganyan po siya. Anyway, ikaw ay isang DJ nga at music spinner ng particular sa events fashion, no? Paano ka nahilig ba sa musika? Magkwento ka nga. Sa bata pa ba? Mahilig ka na? May iba po kasi yung brother ito po is DJ na talaga. Brother ito? Nakabunta ko po yung plaka. Paano ito? Asawa ng kapatid mo? Opo, okay. Na babae. Okay. Nakabunta ko po yung plaka. Third table po. Then, nung napakita ko ng mga high school, so nakasama na rin po ako po yung PA niya, dadala pa ako siya. Nag-QA ka rin sa brother ko? Yes po. Kailan taong ka noon? Siguro mga second year high school. Ah, gano'n? As ready as that? Oo po. Bali, medyo malaking gulas po kasi ako na nakakabas po ng ball sa mga club. So sabihin lang yun, oo nga. Oo po, kasi po dati, pag nandindad ka, hindi ka makakabas. Ilan taong ka lang doon, second year high school? Oo po, gano'n. Ilang taon yun? 14, 15. Oo, mga ganun na, no? Oo, tama. Oh. Kasi atleta din po yan, yes. Si Seth, kaya medyo malaking bulas, matangkirag din. Kaya siguro nakakalusok dati sa mga club. Oo po. Pero ang strict ko sila, yun. Oo po, may kailangan na. Hindi ka na makakalusok. Oh. Ngayon, Seth, doon sa estado ng mga DJ in general, sa industriya natin, ano? O kaya sa music industry sa Pilipinas, no? Ang masasabi mo bang lucrative ang trabaho ng pagiging DJ, lalo na pamilyado pa na? Depende po, direct eh. Kung as DJ, hindi siya healthy para kung pamilyado pa na. So, kasi pag as DJ, so nasa club ka, lagi kang kuya, so sabihin na natin, bigyan ka ng slot ng 3 times a day. O kaya iba, direct, medyo straight eh. Kung baga, sumula Monday hanggang Saturday, ano pero sa araw, you don't get to sleep. Di ba kayo natutulog sa araw? Yung dati direct nung nasa ano pa ako, nasa club lock. So, pack-up mo is 2 a.m. So, makaka-uwi ka mga around 4:35. So, pag na-traffic ka, pinapakuha ka ng araw, hindi na talaga makakatulog. Hindi, minsan masakit sa ulo, di ba? So, yun po yung, as DJ, hindi ko po masasabi okay, pero as music spinner, kumbaga, depende siya sa events. Kumbaga, kung tuloy-tuloy yung
yung isang Magda Toys, meron ka talaga. Hmm. Meron ka talaga yung naka-scale na marami. Talagang all good siya. Pero kung onti lang po, matulad po ngayon, nagka-pandemic. So, depende po talaga sa season. Pero kung pag lumating po kasi yung bird months, ito na po, nagwaalso lang ito. Aminin, rumapit ka din ng emotion, di ba? Ayaw. Okay na. Marami ka ba na po ang trabaho na during the third day? Yung una-una ko pong trabaho dun sa ito alas, yung ABPN po. Opo, yung Amoranto po. So, yung Quezon City. Yes, oh. Then, after po noon, nagkaroon din po tayo ng trabaho dun sa kay Benny and Tico po. Then, after ng mga ano po, mga maliliit na politiko, so mayor po sa pagsentahan. Oo, oh, yan ang mga demand eh, di ba? Pagka-election, yes, kailangan may mga ganyan eh, no? Na mga tao na these are staple jobs na kailangan eh. Yes, and may campaign, di ba? Tapos, Seth, curious lang ako. Sa mga DJ dito man sa Pilipinas o international, ano ka ba ang idol? Actually, direct, wala akong masyadong idol. Kasi, meron isang DJ na, sabihin natin sa international, meron silang kanya-kanyang genre. Hmm. So, meron itong isang DJ na mabugay sa genre na sabihin na natin time or festive na genre. Meron naman ito para sa mga tribal genre or beach house. Yes po, depende po sa genre. Pero kung may Italy pa na po local dito, kung sa pagiging skater, sa akin si Sir Mao. Kasi si Mao. Yes, given po yun sa fashion show talaga. Nasa po talaga. Siya po talaga, nakikita po talaga. Ini-idolo ako siya sa editing. Tsaka si Mao nagpakilala po sa kanya. Yes po. Diba? So, in a way, ano rin, masalama din ako kay Mao na nakilala ko si Seth. Kasi, yes, si Mao marami na rin negosyo na si Kaso. So, at least si Seth nandiyan dyan to do my shows. Kaya, in a way, oh, pasalama din kami kay Mao. Ano, yes po. Kinakonnect niya tayo. So, sa direct, nagpapasalama din po sa kanya. Siya rin po nag-introduce sa passion show. Siya rin po nagtutok sa akin yung mga techniques na dapat tandaan para sa passion show. Oh, tama. Alam ko yun. Yes po. Witness ako doon. Seth, ano pinakagusto mo sa trabaho ito? At ano naman yung pinakaayaw? Sa akin po, sa trabaho, magiging speaker. So, lalo sa passion show, talagang makikita ko talaga yung mga tao dito, the term doon na rin po, pero elegante ka. Okay. Yung elegante, so, makikita mo yung mga edit na tao. So, tapos, if ever naman po ang event natin, direct in this public show at budget. So, nakapunta tayo sa iba't ibang lugar. So, yun. Actually, na, nakapag-trabaho ko na, nakapag-travel. Pupunta ako pa yung mga iba't ibang lugar. Mapag-bagasyon pa, di ba? Okay. Ano yung pinakaayaw? Sa akin naman, direct, wala akong ayaw. Nakikita ko lang ayaw, direct, minsan. Pag, hindi ko naman po sinasabi. Yung parang pag meron times na kumuha sa'yo na alam mong baguhan. Parang power tripping na nag-aaral, na parang hindi makatwiran. Yan lang ang ayaw ko din. May mga gano'n. May iwasan yung iba-iba pagkatao. Kasi talaga may gano'n. Ano. Kaya alam ko pwede maiwasan. Saan maiwasan? Oh. Ano naman ang pinaka-kwento mo nga? Ano yung pinaka-unforgettable experience mo sa pag-DJ at pag-music streamer? Ano to direct? Ano ba to? Good or bad? Anything. Basta unforgettable. Yung isang bagay na hindi, isang experience na hindi mo makakalim. Whether good or bad. Sa akin direct. You don't have to specify names. Okay. Ano lang? Ito sa akin direct. Ito hindi ko makakalim. Ito sa akin lesson din sa akin. Nagkaroon ako direct ng booking. So, may business din po sa sound system. So, nagkadikit sila. So, ang call time ko kinabukasan is around 8 a.m. So, natapos ang pack-up ko ng
sa sound system, mga alas stress na. So nakauwi ako mga 4. Sabi ko, i-grip lang ako. Ay, parang alam ko yan. Parang alam ko yan. sabi ko sa sarili, i-grip lang ako para makapag-play nga. At ako, tandaan ko yan. Yes, tapos po, ayun, pag-gising ko, pag-tingin ko sa oras, yun na yung oras ng call time ko. So, talagang ako. Nakatandang-tanda ko yun. Oo po. Oo, nalatay ang pangalan. Pero, yun na po, Derek, pagdating ko sa venue, sa sobrang rin ko, yun na nga. Natural naman, kakapot ka ng mga isang sako mura, mga gano'n. Pero, kumbaga, yun naman, kasi ating sako lang naman. Pero, Derek, kumbaga, yun yung time na parang tumatak sa isip ko na dapat, hindi ka tanggap ng trabaho. So, dapat check mo rin yung time management. Makapagpahinga ka ba dito sa... Pag kinuha mo itong event na ito, makapagpahinga ka ba? Actually, sa lahat naman, kailangan may proper time management. Yes, go. Diba? Para hindi nasasakripisyo yung isa over din. Yes, saka... At saka self-discipline. Yes, naman eh, self-discipline. Tapos, Seth, marami ka nang nagawang events at fashion shows. Yes, no? Kahit ka pa, marami na, no? Marami ka nang nalapatan ng music. Meron ka bang paboritong event o fashion show na nagawa mo ng musika? Tama yun. At saka nakatulong sa development mo bilang DJ at music spin? Dalawa, direct. Yung Philippine Fashion Revolution. Saka yung Subaru Festival. Sa Philippine Fashion Revolution kasi ito yung naging main DJ, di ba? Ito talaga. So, dalawang lahat na shows yun, hawak mo. Oo po. So, parang talagang, ano po yun? Parang sinasabi ko sa sarili ko, kaya ko ba ito? Kasi talagang iba-ibang kami. So, isipin mo kung ano yung babagay ng music. So, alas yun, parang tatlong araw dito yata binubuwi ang para kumbaga malapat ko tapos magpapagbigay ako sa inyo ng music para pagpilihan ko. Eh sa Subaru, bakit gusto mo rin sa Subaru? Sa Subaru po kasi para ko doon po kasi na kumbaga na-discover din po yung music na remake nung sa Awit at the... Ay, oh yes. So, ano yun? Critically acclaimed. Yes. So, sa Palawan, yung ginawa nating soundtrack. Oo, parang sa akin po kasi bago, then tapos Pinoy na Pinoy yung ano, direct. Na modern. Yung modern. So, parang sa akin, parang ang cool. Kasi dati, napinigyan mo lang siya nung bata. Alam mo ba yung isang parang official na isang eskwela, ang pinomendi ang ginawa? Yes, direct na basa. Nabasa mo yun, di ba? So, nakaka-flatter, no? Oo. Seth, nitong nakaraang pandemic, apektado tayo lahat sa industriya. Paano mo nairaos yung dalawang taon mo na halos walang trabaho? How did you survive the 2 years? Ginawa ko nung direct na ni. Kasi may tira po akong ipon. Medyo critical na kasi paubos na eh. Although yung asawa ko po, di po natanggal sa, at kumbaga di po nawala ng trabaho. Tuloy-tuloy po. Pero hindi kaya. So, ginawa ko po rin. Nagtayo po ako ng motor wash sa bahay namin sa garahe. So, yun po. Kita ko po doon minsan na ako sa libo sa araw. Ah, kasi ang pandemya yun. Opo. Fire wash? Opo. Ang singit ko po kasi sa isang motor floor is 100. So, 100 po yung kasama yung parang PS1. Ito ba yung mga nag-deliver? Nagpapag- Opo, yung mga grab. So, yung mga nagpapalino sa akin. So, yung po ang bumuhay sa akin. Tapos medyo, yung mga, ano po, yung meron din po kasi ako sa sakyan na entry natin. So, yung mga ibang gustong umuwi ng Laguna na wala po, kasi wala nga po transport. So, tempo na. Ah, so naging malakas pala yun ng pandemic? Opo, medyo lang po, pero sa ano po kasi, medyo mahirap din po, di ba, ng pag hindi ka nakatawin sa border. Ayun. Opo. So, at saka may motor kayo, alam mo paano yung isip mo po. Opo. Kaya hindi ka nag-atubi yung motor. Ay, hindi po. Kasi ano nga po, sa, minsan po, dinadayo pa rin, dinadayo po ng mga
tropa din namin. Saan yung sa bahay nila? Opo, sa garahe. Ay, sa garahe. Bumili na po ako ng pressure washer. Yung pressure washer. Then, bumili din po ako ng chemicals, yung mga sabon, yung mga... May chemical pa bang ginagamit ko? Kasi sa sabon. Kaya yung bula, ganun ba yun? Opo. Foaming, tawag ko na nga yung foaming. Pwede po, sa foaming. So, may precaution. Hanggang ngayon, tinuloy mo pa rin. Ngayon po, wala na po. Hindi ka na po tinuloy ko. Pero at least may fallback kung saan sa college. Opo, bumalik naman po yung gamit. Madali naman po bumili ulit ng chemical. Seth, pamilyado ka ng tao. Ilan ang anak mo? Tatlo po. Tatlo na. Meron na siyang tatlo. May lalaki. Dalawang lalaki po yun. So, kung saan, or any kind yung babae, paano kung later on, gusto nilang pasukan yung pinasukan mong pag-DJ yung 16? Kasi ngayon, pati babae, nag-16 na eh, nag-DJ na eh. Will you encourage them? Yes po, direct. Kasi, wala na, kumbaga, kung ano po yung napundan ko po ngayon, na kumbaga, may sarili po ang sub-system na pinaparenta, saka yung mga DJ equipment, saka yung knowledge na po na natutunan ko sa pag sa pagtatrabaho as DJ streamer. May papasa ko po sa ilang taon na bang panganay? 12 years old. Ay, ayan ako, Diyos ko. Eh, pwede nga. Okay. Any moment, makahiligan niya. Ikaw ba, if ever, pwede mong turuan yung mga bata? Opo. Bata hilig. Opo, hilig po. Saka madali lang naman po, kung talagang may ubido ang bata. Pag gusto. Pag gusto po. Huwag lang pinitin. Oh. Bilang kama yun ang prinsipyo mo. Opo, kasi pag pinit ko, parang, siyempre, naranasan yun po natin yung dati. So, parang, ayaw. Ayaw. Seth, paano mo nakikita sa sarili mo 10 years from now? Ano na si Seth Magali in 10 years? 10 years? Correct. Maharap ko po masunod sa sarili. Sa sarili pa. At bahay ko pa. Pero bakit? Di ba? Kailangan. Pero so, po. Ang focus mo, di ba? Mabigyan mo yung pamilya mo na tamang shelter. Oh, di ba? Tamang, syempre, pag-aaral ng mga bata, di ba? So, yun ang gusto mo. In 10 years, you see yourself na may bahay na. Opo. Nagre-rent bahay na. Opo, nagre-rent. Tama nga naman. Kahit sino naman. May asawa man o hindi. So, yun ang sarili ng bata. Opo. Well, good luck. 10 years pa naman. Kaya na kaya. Lastly, Seth, no? Bukod sa mga anak mo, kasi ang nanonood sa atin dito, 40 to 25 years old. So, young generation. So, ano nang ma-advise mo sa anak mo na rin, gusto pasukan to sa kalit. Sa mga batang gusto maging DJ at music spinner, ano advice mo may bibigay mo sa kanila? Mauna-una po, sa akin po, para sa akin direct, wala rin, may genre po sila na gusto. Doon po sila magsimula. Then, so, dapat genre specific? Yes po. Oh, okay. Hindi lang basta-basta music na. Yes po. Kasi, kunwari, mga din, kunwari po, siya sabi nga po, millennials, ang genre po sila, na pop sa kanila, ang putok po sa kanila, is yung hip-hop. OPM hip-hop. So, saan ba? Yes po. So, generation. Opo, OPM. Direct. As in talaga. Talaga ang mga bagets ngayon, ina-appreciate na OPM. Yes po. Kasi, nag-evolve na rin po kasi ng beats, then parang gumawa ng mga music yung OPM rappers ng Pilipinas. Sa atin. Gumaganda yung pangangalit. Yes po. Gumanda na po yung kumbaga yung beats, lahat po. Yung melody. Yung melody. So, gumaganda na. So, pinabase. Na nag-ganyan melody. Opo, marami na. And they're young, no? Opo, yes. Saka ano po, direct eh. Saka sa generation ngayon, iba nga, hindi naman talaga artist. Kumuha lang ng sarili ng kanta. Pag nag-boom sila sa social media, automatic artist. Ah, no, social media talaga ang yes. Nowadays. No? Napaka-powerful po talaga pag nag-boom ka sa social media talaga. So dapat, number one, you should be genre specific. Yes po. Of course, dapat may love ka rin for news. Yes. No? Kailangan gusto mo rin. Okay. Kasi ako, naku-curious ako, paano ba yung kinat? Diba sabi ko nga sa kanina, sabi ko sa ano, gusto ko sana i-download yung program ni Seth na yung yes, mo sa pagkakot. Gusto ko, alam mo naman ako, I'm always curious, at saka
gusto kong matuto ng mga bagong bagay. But of course, hindi ko kaya gawin yung mga ginagawa nila kasi I don't think I have the time. Yes. No, kailangan din oras eh. No? Okay. Kailangan din ng oras ka dyan. Saka basic na po talaga dyan direct bilang lang. No, bilang ano? Kasi ganoon din naman sa fashion, no? Sa choreography, kailangan eights, laging eights, eights, eights. Eight, diba? Eight. Yun lang so, po talaga. So, intro is for eights. So, sabihin na natin ang bridge for eights din po. Tapos, chorus for eights din po. So, yun lang po kung tatanda nila lagi for eights. After po noon, for eights sa kabila, for eights sa kabila, pwede na lang pagsamarin. Oh. Tama. Eights lang talaga yung labanan eh. But you know, kailangan rin ng tiyaga. Opo. Di ba? Tiyaga din at pasensya. Opo. Di ba bukod doon sa mga sinabi mo, kailangan yung tiyaga. Pero ngayon, direct, sa atin kasi, nung kinagistan ko, pasensya talaga eh. Kasi wala ka nakikita ng visual sa tiyaga at bilang. So ngayon, direct, mapapadali sa kanila kasi meron na silang visuals. So, talagang gusto nila maging pag-pursue, talagang you love sa music, then pati yung passion nila na gusto nila maging detail. Passion din. Yes, sir. Malaking bagay. So, that's Seth Magalit, my DJ and music spinner. Pakilala niyo lang siya, maintindihan niyo yung trabaho niya. I think na-achieve ko na yung gusto kong mangyari doon sa YouTube interviews ko. Yun lang importante sa akin, malaman niyo yung personalities behind fashion. So that's Seth Magalit again. Thank you, Seth. Thank you, po. Thank you, ha. Pagod na po siya, kaya lang talaga tinunlakan pa yung interview. May trabaho pa po kaming gagawin. Thank you, everyone. Bye-bye.